So first thing first is tinatoast ko muna yung harina in a medium flame, and it takes around 10 to 15 minutes bago siya maging light golden brown. So kailangan talaga munang i-toast yung flour bago gamitin siya para gawing polvoron. Then continue lang yung paghahalo kasi kapag hinayaan nyo lang yan, masusunog naman yung ilalim. Then maglalasang sunog yung harina kaya kailangan antabayanan lang yun sa paghahalo and alalayan. After ko siya matoast, ang ginagawa ko is sinisift ko siya para matignan ko meron pa mga buo-buong harina na hindi pa nadudurog. So, yun yung next kong ginagawa. Now naman, ipapakita ko sa inyo yung mga ingredients na gagamitin natin. So, meron tayo ditong toasted flour, yung niluto ko kanina. Next is sugar. Next naman is powdered milk. So, any brand, pwede nyo gamitin, depende sa gusto nyo. Next is melted margarine. Pwede rin gumamit ng butter kung gusto nyo. And then, crushed cookie biscuit. Lastly is pinipig. So, ayan lahat ng mga gagamitin natin para gawin yung polvoron. Dito sa flour, ilalagay ko na yung ating sugar. Guys, pwede kayong gumamit ng white sugar. Ako kasi ginamit ko is wash. So, kung anong klaseng sugar ang gusto nyo gamitin, pwedeng-pwede. Depende sa inyo yan. And then, lagay na rin natin yung powdered milk. Tapos, haluin lang na haluin hanggang sa mag-incorporate lahat ng ingredients na nilagay natin. So, habang hinahalo is mag-story time lang ako, guys. Alam nyo ba, simula nung grade 5 pa lang ako, nung sinimulan kong gawin tong polvoron, tapos nagbenta na ako na sa school namin. Elementary pa lang ako nun. Hanggang sa nag-junior high ako, nagtinda-tinda ulit ako, which is okay naman. Tapos, nahihinto hanggang senior high school, nagtinda ulit ako. Kaya, ayun, parang dun ko din natutunan yung paggawa ng polvoron, tapos pagninegosyo. Ngayon naman is hahatiin ko kasi nga dalawang flavor yung gagawin natin. So, 3 cups yung kinuha ko. Ayan, so nahati ko na. Ngayon naman, isa, ito, ilalagay ko na yung cookie crush biscuit para sa flavor natin na cookies and cream. Nga pala guys, nagdagdag pa ako dyan ng another crush biscuit. Di ko lang sinama na dito sa video yung extra ko na nilagay. So, ayan. After mahalo, ilalagay ko na yung melted margarine. Dati, buttered lang din yung ginagamit ko. Pero kasi, medyo may lasa ng onti yung margarine. So, nakakadagdag siya ng taste sa flavor natin, sa polvoron. Ayan, so haluin lang ulit. Puro halo lang gagawin natin dito hanggang sa medyo mag parang medyo maging buo siya or kumapit yung dry ingredients natin. Make sure din pala na walang buo-buo, dapat talagang halong-halo yung dry ingredients natin sa margarine.
Dito naman is naglagay ako ng another margarine kasi kulang yung melted margarine na ginawa ko kanina. So, ito naman yung buo na. Tapos, ayan, nag-gloves na rin ako para mas mabilis. Mas mabilis kasi kapag kamay niyo yung ginamit eh. Mas mararamdaman mo yung texture. So, ayan lang, puro halo lang. And ito na nga, patapos na itong cookies and cream flavor natin. I-set aside ko na lang siya para gawin naman yung isa nating flavor, which is yung pinipig. In the same bowl, guys, pero nagasan ko yan ha, ilalagay ko na yung flour mixture natin na niwalay ko kanina. And then, mag-add ako ng sugar para lang may konting tamis. Pero, depende sa inyo kung gusto niyo pang dagdagan o hindi. So, ayan, naglagay na ako. Pero, konti lang naman yan. Mga 1/2 o 1/4 cup lang yata yon. And then, yan, halo ulit. And then, after nyan, simple lang naman yung pinipig flavor natin. Ilalagay na lang yung pinipig after mahalo neto. After ko malagay yung pinipig, naglagay na rin ako ng margarine para mahalo na lahat ng ingredients and mag-incorporate na sila. So, ayun, halo-halo lang hanggang sa mag-form na yung polvoron natin. After nga natin gawin yung dalawa nating flavor, meron ako dito yung plastic jar. 200 ml siya. So, ito yung gagamitin para paglagyan na itong polvoron. Sa procedure na pala na to, guys, kailangan kapag naglalagay tayo, kailangan lang na ipit na ipit talaga, kumbaga compress to compress yung polvoron natin sa lagayan. So, ito na yung mga natapos kong pinipig. And, papakita ko sa inyo yung ginawa ko. So, yun, naglagay ako ng topping sa taas para naman medyo, para may makakain ka pa din kahit papaano. So, next naman natin na gagawin is yung cookies and cream.
Same procedure lang naman yung gagawin natin kung anong ginawa natin sa pinipi, ganun din dito sa cookies and cream. At ayan na nga, tapos na nga ako maglagay. And ito, lalagyan ko lang siya ng konting topping sa taas. Katulad lang dun sa ano, pinipi, ganun lang din. Para medyo okay yung presentation. Yan, tapos na. Yan yung look niya. Sa pagtatakip pala guys, please make sure na tightly sealed para hindi mapasukan ng hangin and hindi rin basta-basta kukunat yung cookies and yung sa pinipik. And there you go! Tapos na ang ating polvoron in jar. Sobrang dali lang naman, di ba? So ano pang hinihintay nyo? Garabels na. Pero pwede kayo umorder sa akin sa aking business. Please follow lang aking page, which is Firia Sweet Love. Ilalagay ko sa description box yung link ng aking FB page and ng IG page ko na din. So again, thank you so much and bye-bye! Oops, wait lang. Don't forget to subscribe.